maganda dito, ito sir, itong joystick na to, angat. Angat yan. Oo. Okay, bababa. Tapos, panning. Okay. Maganda dito, ito sir, itong joystick na to, angat. Angat yan. Oo. Okay, bababa. Tapos, panning. Okay. So ngayon, halimbawa, gusto mo siyang i-forward. Konting press mo lang sir, ayun o. Konti lang, bigyan mo lang siya ng konti. Oo, bigyan mo lang siya ng konti. Okay. Ngayon, pag inangat mo yung kamay mo, aangat yan. Pag binaba mo, bababa yan. Ah, okay. So ganon. Tapos kapag gusto mo siyang i-igot, for example, ayun, igot mo lang siya. Ayan. So nakikita mo, ako yung nakikita mo, tama sir? Tama. Ngayon, yung upper right view mo, upper left view mo, picture in picture ang tawag natin doon. So yung vision ng avatar yan. So ngayon sir, papaliparin ko na yung avatar na yung makikita mo. Sige nga. So yung avatar na. Tama? So ngayon, para kang naka-aeroplano niyan sir. Kung ano? So ano ba, pinalipad ko si avatar, ayan. Ayan. So parang kang ano, parang ikaw na yung piloto niyan. Linaw nga. Diba? So habang binababa mo yung kamay mo, bababa rin siya. Okay. So ngayon, yung bilis ng avatar, depende yan sa motion ng ano. Opo, depende po yan sa, nakikita nyo na po? Oo, nakikita ko. So depende po yan sa pagdiin mo ng trigger. Mm. Ngayon, halimbawa, iniikot mo si avatar, diba? Ayan, iniikot. So binalik mo doon. Ngayon, kapag pinos mo yan, sir, kahit anong pindot mo, hindi siya gagalaw. Hindi yan gagalaw. Ngayon, pag pinindot mo po ulit yung orange, so that's the time na pwede na siya ulit. Ah, okay. Pwede mo siyang iyang ate. So depende yan, tama. Pag ganyan ako ng konti, mabagal. Pero pag sinagat ko, bilis. Oo nga, no. Oo, yan, mabagal. Mabagal, di ba? So ngayon, ito yung laro niyan. Pwede mo siyang laruin ganyan. Ah, dapat daan lang. Opo, ngayon. Ngayon, sir, meron kasi siyang parang ano yun, gap. Oo. So kumapit na yung trigger nung kamay mo, that's the time na parang yan na yung revolution nung sasakyan. Ah, okay. Itong parang guhit niya na to. Opo. So, okay. pag naglock na konti yan, ibig sabihin yung susunod mong pindot, aandar na yan. Ah, okay. So, ngayon, i-unpos ko ulit. Ayan, sir, no? Sige. So, tapat ko. Ayan, ha? So, di ba, gumaganyan siya? Oo. Angat ko ulit. Ngayon, dahil nandito ako nasa pinakakanto, pag pinindot mo yan, aandar na yan. Yan. So depende yan sa lakas ng pagano mo ng pagpindot mo ng drone. So kapag mas mataas yung pindot mo, pag mas madiin yung pindot mo, so mas ano siya, mas aggressive. Ayan. So yun yung pinaka-bago ng avatar 2 natin. Para ano nga siya to? Para ka lang ano sir, para ka lang nasa aeroplano talaga ako. Pag ikaw talaga yung piloto niyan, matatansya mo talaga sir yung papasukan niya. Kapag ka nag-ano ka, kapag ka nag-DJ goggles ka. So 4K hanggang 60 frames per second yung kaya niya. And then may built-in na po yung avatar 2 natin na 64 gig. So kahit wala kang SD card, so makapag-record ka na sa kanya. Ah, okay. Avatar. Sabi nga siya, maganda. Ah, kahit mga ganyan ka lang, iikot yan. Hindi yan gagalaw. Kasi talaga yung itong motion mo pala talaga, lahat nasa opo, right hand mo. Nasa kanya lahat. Right hand mo. Yung kanan-galiwa mo, sir, parang ka nagsasalin ng tubig. Oo. Parang ka na nagsasalin ng tubig dyan. Maganda. Yan. So nakapos yan, sir, kahit anong pindot ko dyan. Ngayon may reverse din yan, sir. So ba, nireverse mo siya, ayan o. Atras. Diba? Pag pinormal. Kasi kumukuha ka ng perfect angle nung ng shot mo eh. Eh ngayon, kapag yung avatar yung gamit mo, ito na yung ano mo. Kumbaga, bago mo pa tansyahin yung pinaka-isa-shot mo, nakikita mo na kagad. Kumbaga, paano ko ba si-shotan doon pag ganun? So, malaki kasi yung difference ng FPV drone versus sa mga normal drones lang. So ngayon, may features naman yung mga normal drones natin na wala naman dito.
For example, no, pagaganahin natin, meron kasi siyang tinatawag na active track. Ibig sabihin, kahit nagda-drive ka ng motor mo, tumatakbo ka, hahabulin ka ng drone. Oh, kahit may obstacle, oh, hindi siya bubunggo. Ayan yung meron. Epa, meron to. Ngayon, ngayon kasi, may mga different ano kasi, may mga different features, advantage, ganyan. So ngayon, ito, RC2 yung gamit ko na controller. Yung RC2, hindi siya po pwede sa kahit saang drone. Maliban lang kay Air 3 at saka kay Mini 4 Pro. So ngayon, ito yung Mini 4 Pro. Si Avata, walang sensor yan. Walang sensor yan kahit ano, pwede siyang mabunggo, legal. Ito, hindi siya pwedeng mabunggo kasi exposed yung propeller niya. So ito, safe po siyang i-hand catch kasi nga, meron propeller guard. So ngayon, dito naman, kapag nagkamali ka dito ng hand catch, maaaring pagpaganyan o humangin, gumanon yung ano, aabutin ka. So hindi rin namin dina-advise na yung mga pag-hand catch, hindi rin talaga namin dina-advise. Sa halimbawa yan. So syempre, i-hover mo ngayon yan, di ba?